One, two, three, four. Carabels, carabels, carabels. Carabels, carabels. Carabels! Hi mga kaproto hub, thank you for visiting my channel. Please like, subscribe, and leave a comment. Carabels! Kapan ko niyo sa video ah? Okay mga kaprotohab, no, nakakatuwa ang aking mga kababayang mga bagets, no, at their very young age marunong na silang magtrabaho at nagpapastol na sila ng mga baka, no. Sel, ay kapitbahay ko niyo duhan yip na pamangin na po ko eh. Grabe mga kaprotohab, no, I just happened to be passing by young kids na nagpapastol ng kanilang mga kalabaw. So, yan, nagpaalam naman ako na i-video sila. Yung isa apo ko to eh, yung nakapula from my Aguas clan. So, ganun ang ating mga bagets dito sa Batanes. They are very helpful with their parents, no? Siguro in some parts of the world, in some parts of the Philippines, hiningal ako. Hindi na natin sila mauutusan magpastol ng mga kalabaw. But you know, what a great place to be, you know, enjoying nature, no? Parang naglalaro na rin sila. Gusto ko silang sundan hanggang makarating sila sa, sa mas malayo. Ay, Mibidi? Aso, nagparada lang pala kayo eh. Tatay, hindi ko pa sa i-video. Grabe. Alam mo, nung bata ako, ganyan din ang ginagawa ko dito. Actually, on the same spot. Dito rin siya. Pero some 30 years ago, yung daanan na to, this is actually a farm access road. Hindi pa siya ganyan hindi pa siya sementado. It's just a, anong tawag nun? Maputik lang siyang daan. Oy, Chibanyo, tamayo yung pagad ah. Grabe, nakakatawa naman. Ito naman, nagbabike. Siguraduhin mo na hindi ka tuloy-tuloy dyan sa yung anyo yan dyan, taypayim. Ha? Okay, hanggang kayak pa ba daw? Pero guys, no, let's take advantage of the beautiful scenery dito. Tingnan po natin siya, oh. Ayun. Dati-dati ko tong binabaybay when I was like 6 to 12 years old, no? Kasi yung mga bukid namin, ibang mga bukid namin, dito siya banda. So, ayan guys, oh. Napakaganda ang tanawin. Oy, look pa, may vlog jaya. Yeah, of course. Tapos yun naman yung kaklasikong si Toto Fainsa. So, yun. So yeah, ni-flex ko na rin ang napakagandang tanawin dito sa aming bayan. Ayun, that's the West Philippine Sea. Ito, hindi to napupuntahan ng turista ha. So kami lang ng mga locals, mga nagpapastol at mga pupunta sa kanilang mga bukid. Grabe, wala silang mga sweatshirt, pero ako naka-sweatshirt. Ako, ang lamig-lamig na rin, ano. Ay, mga protohab, hindi ko na napigilan na. Sinundan ko na lang sila kasi this is a rare opportunity for me to feature, you know, our young people in Batanes na very much in touch pa rin yung iba doon sa aming kinalakhang kultura. So, yun. Yan,
Yan on the left side proto hub. On the left side mga ka proto hub. Yan yung mga farmlands natin. I think na discuss ko before the Christmas yung livong namin, yung mga hedgerows namin, yung mga nagdi-divide ng mga farmlands. So we are on the other side of my hometown. Hindi ko na feature to. At mas magaganda ang pagkakita nung livong o yung hedgerows. So yun, I'm supposed to go on a funeral service, pero sayang din tong opportunity to, you know, feature our young people na, ayun, nagpapasol ng kalabaw in a place with such a beautiful scenery. O, diba? So yun mga kaprotohab, nakikita natin yung mga brown patches. No, ito yung mga bagong ararong mga bukit na tataniman na namin ng aming ube, kasi ngayon January ay umpisa na ng pagtatanim ng ube. So yun, sundan na natin yung mga nagpapastol. Gusto ko makita kung anong gagawin. Ayan, nagpapainom sila dito sa rainwater collector, kasi pag ganitong medyo tagtuyot, ang nangyayari, nagsusupply sa amin yung rainwater para lang sa mga farm animals. But normally, ang mga water spouts natin, or water springs I should say, yan ang nagsusupply ng inumin ng mga baka. But look guys, no, look mga kaprotohab, tingnan natin yung napakagandang tanawin diretso where the animals are. No? Parang hindi siya nakakaboring na magpastol, hindi siya nakakaboring na mapagod dito, hindi siya nakakapagod because of the scenery. Naisip ko lang mga kaprotohab, no, since andito na rin lang ako sa area kung saan lumaki kami na nagpapastol ng mga baka, lumaki kami sa pagtatanim na magtanim ng iba't ibang klaseng pananim, bibisitahin ko ang aming old farmhouse. Nandito na tayo sa area, gusto ko lang ipakita sa inyo. And sira na nga siya, but well, let's go check it. So andito na tayo, pababa na tayo. Oh my G. Siyempre, naka-get up ako ng pagsimba. Okay, wait. Okay, so andito kami. Ito yung aming silungan noong unang panahon, pag naabutan ng sama ng panahon. So, ito yung bahay namin sa bukid noon. It's actually owned by my grandfather. At yun, dahil hindi na siya masyadong... siguro napabayaan na noon. Ito na lang halos yung natira. This used to be a beautiful home, a beautiful house overlooking the Pacific Ocean. At yun, dahil nagkalindol-lindol na siya at of course, napabayaan na. It all crumbled to the ground. Ito yung pinakabubong niya noon. Isa ito sa unang nagkaroon ng islab na bubungan na bahay sa bukid. So it's actually a huge house kumpara mo dun sa use niya na isa siyang farmhouse. So yun, grabe, I had a lot of memories here. Alam mo yon, yung imagine mo yung view na ito, ganito na siya noon pa. Actually it's even better kasi it's greener, there are more trees, no? Pero syempre sa amin, no, pag makita mo may bakanting lupa, ang una mong iisipin yung tatay mo aararuhin niya tapos kayo tataniman niyo, so you know, magiging trabaho ng mga Junakis, right? At ito namang punong ito, dalawang puno na ito, inaakit namin to dati kasi marami tong bunga ng almond, Philippine almond, ano? Tapos yung isa naman yung Makopa, the local variety of Makopa. Imagine mo kung ilang bagyo na ang super typhoons na ang dumaan dyan. So ayun, grabe, I'm so happy that nakabalik ako dito after so many, many years. Naalala ko yung pintuan namin. Nandito siya. It used to be a very nice house made of limestone and some bato-bato. So yon. Grabe. Okay, I have to go, guys. So hanggang sa muli mga kaprotohab, happy new year sa ating lahat. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking YouTube channel. Gorabels! 1, 2, 3, 4. Gorabels, 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 Gorabels!